isang kuya ba nga sa kumunhon? Nakuha ang anito ni Saragnayan, ama. Asa kuya ba din yun? Ginawang aswang ni Saragnayan, si Dato Alipio at ang kanyang tribo. At sa kuweba rin sa umunhon, mayroong isang diwatang nakulong. Na tinatawag na Perua. Ang ating mahal na Saragnayan ay walang iba kundi ang diwatang Perua. Sa buong kasaysayan, pininiwala tayo sa salita ni Saragnayan sa ating tagumpay na sa mundong ito, ang malakas ang siyang magwawagi laban sa mahihina at tayo ang lahing malakas. Pero iyon ay isang malaking kasunuran. Ang totoo, nilikha tayo ng diwata para gamitin niya na sakupin at wasakin ang mga mahihina. At magsisimula ang kanyang pananakot at paghasik ng dilim. Kapag napalaya na siya ng anak ng dilim. Buong lahi, ang pagkakilala natin sa ating sarili ay isang malaking kasinungalingan. Huwag mong sabihin yan, ama. Ako'y nagahari sa isang lahi na nilikha para gawing kawal at alipin ng isang diwata. Para lumaban sa isang karyan na wala tayong kinalaban. Iwan mo muna kami ng mahal na Saragnayan. Masusunod po, ama. Gusto mo ako makausap, Haring Aswang? Mahal na Saragnayan, meron akong gustong liwanagin. Ano yun? Tungkol ba ito sa anak mo? Hindi ito tungkol sa aking anak, mahal na Saragnayan. Tungkol ito sa'yo. Gusto kong malaman kung alin ang totoo o kasinungalingan sa mga salita mo. Mahal na Saragnayan, baka siguro mas komportable ka kung tatawagin kita sa iyong totoong anyo. Diwata Perua! Nilinlang mo kami, diwata. Nilinlang mo ang aming lahi. Sinampa ka namin na parang isang bathala. At galing sa iyong salita, tagumpay ng aming lahi na maghahari sa mga tao. Pero kami niloko. Nilikha mo kami para gawing kawal at lumaban sa isang bagay na wala kami kinalaman. Wala naman ako nakikita pagbabago sa nalaman mong katotohanan, Marisa. Sa inyo pa rin naman manggagaling ang pinakamakapangyarihan mo sa mundo. Ang iyong anak. Ang anak ng dilim. Hindi mo ba nakikita? Nakasalalay sa mga kamay niya ang pagsakit niyo sa mga tao. At bilang ano? Bilang alipin mo? Anong mangyayari sa mga kalahi pagkatapos ng ganito? At wala na kaming silbi sa'yo. Ang mga pangarap ng mga kalahi ay gawa-gawa lang pala ng isang diwata at ang hindi bathala na sinamba namin ng maraming daang taon. Wala ka nang magagawa, Haring Aswang. Dahil kahit ano pang gawin, mangyayari ang nakatakda. At mapapakawalan pa rin ako ng anak ng dilim sa kuwebang ito.
Siyong, narinig ko ang boss ni Picoy. Pero hindi ko siya nailigtas. Tara, best friend. Hindi masasayang ang kagitingan ng mga aswang na nagbuwis ng kanilang buhay sa pakikipaglaban sa mga tao at hindi po hayaan na mabaliwala ang kasaysayan ng buong lahi ng aswang. Anong gagawin mo? Kahit sinong kalahi na may isang diwatang nagnangalang Perua ang naglikha sa aming mga aswang. Pananatilihin kong ang kanilang paniniwala kay Saragnayan at sa anak ng dilim na mamumunong sa lahat sa dakilang tadhana na ang mga aswang ang maghahari sa mga tao. Huwag! Kailangan mapakawalan ako ng anak ng dilim! Kailangan mahawakan niya ang batong ito! Kailanman, hindi na mangyayari. Dahil sisiguraduhin kong hindi hahawakan ng anak ng dilim ang iyong anito at hindi ka na makawala sa kuweba iyong kulungan. Hindi! Hindi!